Yo, quick discussion lang tayo tungkol sa simpleng turtle rotation para lumamang kayo sa early game. Effective yung gantong rotation at least mythic 3 pababa? Ang dami ko kasing nakikitang laro na lamang talaga sa early, kaso hindi nakukuha yung ibang resources katulad ng turtle, kaya ayun, nakakahabol pa yung kalaban. Bago tayo mag-umpisa, like and comment naman dyan. Malaking tulong yan sa YouTube algorithm ng channel. Dahil turtle rotation yung tawag dito, syempre ang goal mo ay makuha yung turtle sa unang rotation. At syempre, pinaka-importanting tip sa lahat, huwag na huwag mong ipipilit yung turtle kung cooldown yung retribution mo. Kasi magagaya ka lang dito. Naagawan na nga siya ng turtle, namatay pa yung kakampi niya. Ang nakapatay pa dito, yung core ng kalaban. So, sobrang laking disadvantage kagad nito sa early game. Lalo na kung cloud ka na naghahabol ng late game, malaki yung chance na matapos kagad yung laban kung nagtuloy-tuloy yung snowball dito. Pagdating naman sa rotation, ang una nyong titignan ay kung saan mag-i-spawn yung turtle. Kasi dapat sa opposite side ng turtle ka mag-uumpisa ng jungle mo. Bakit? Kasi isasakto natin na pagtapos ng first rotation mo sa jungle, ready na kayo para mag-turtle. Halimbawa, sa top lalabas yung turtle. Imbis na agawan mo pa ng XP yung mage nyo sa first minion wave, ibigay mo na sa kanya para mag-level 2 kagad siya. Mas madali niyang makukuntes o makukuha yung Lito Wanderer. Tapos, ikaw naman, umpisa mo na kagad yung orange buff mo. Pero pagtapos mo dito, huwag ka kagad dediretso sa purple buff. Ito yung isa sa mga common na maling ginagawa ng mga core. Iniiwanan nila yung bear, dumediretso kagad sila sa purple buff. Kaya ang nangyayari, pagtapos ng rotation, nabibitin sila. Hindi ka kagad magle-level 4. Kaya pag nagkaroon ng clash, medyo lugi ka. Kaya ang gawin mo, daanan mo muna tong bear, saka ka pumunta sa purple buff. Habang papunta ka sa purple buff, kahit na may minions na malapit sa tori nyo, wag na wag mong i-clear yung minion wave. Bakit? Dahil pag nakapili ka na ng jungle item, may update si Moonton na yung first 5 minutes ng laro, yung XP at saka yung pera na makukuha mo sa minions, kalahati na lang. Tapos kasama mo pa yung mage mo, edi 1/4 na lang yung nakuha mo. Sayang lang yung oras mo, at saka para mag-level 4 din kagad yung mage nyo, malaking tulong din siya mamaya pag nagkaroon ng agawan ng turtle. Pag natapos mo na yung purple, diretso ka na sa butike. Dito, kung cooldown na yung retribution mo, pwede mo na siyang gamitin. Kasi pag ginamit mo yan, sakto pa rin yung cooldown yan sa spawn ng turtle. Pagtapos ng butike, dito may apat na option ka nang pwedeng gawin. Una, kung malaki yung buhay ng kalabang offlane, tapos tingin nyo hindi nyo siya kayang patayin, kunin nyo na lang yung baby crab para di sayang yung oras nyo. Pangalawa, kung bawas naman at tingin nyo kaya nyong patayin yung offlane, pwede nyong i-go yung gank, tapos saka mo kunin yung baby crab. Pangatlo, kung puno yung buhay ng kalabang offlane, tapos nakita mo na nasa mid o kaya nasa baba yung core ng kalaban, pwede nyong kunin yung kramer nila, yung ipis, para at least mabawasan yung resources ng kalaban. Pang-apat, kung nakasalubong nyo naman sila sa top kasi naghahanda din sila para sa turtle, bawas-bawasan nyo yung nakaretry sa kanila. Para at least mapilitan siyang umuwi, madidelay siya, walang magkukontest sa turtle, o kaya kung hindi siya uuwi, bawas yung buhay niya, mas matatakot siyang mag-dive para kunin yung turtle. Pag pinilit niya, edi pwede nyo siyang patayin. Dito, dahil hindi ko inagawan ng XP yung mage namin, level 3 kagad siya. Malaking tulong yung nagawa niya. Kaya na-burst namin yung LiQWYD na naka-retry at saka yung tank niya. Tapos, sakto nag-spawn na yung turtle. E di makukuha namin ito ng walang contest. So, paano naman ngayon kung sabot mag-i-spawn yung turtle? Sa purple ka naman ngayon mag-uumpisa. Tapos syempre, daanan mo pa rin yung bear para matuling ka mag-level 4. Saka ka na mag-red, tapos saka mo kunin yung kramer o yung ipis. Ito lang yung problema pag solo ka sa rank game.
kulang kayo sa communication. Dito, kahit nasa baba mag-ispon yung turtle, naisip ng mga kakampi ko na gumank sa top. Kesa pumesto na lang sana para makuha kagad namin yung turtle. Ang problema, gumank sila ng walang core. Kaya syempre, naubos sila. At syempre, ako yung sinisi. Pagtapos yun ng Kramer, parang yung butiki lang yan sa unang rotation. Pwede kayong mag-gank o kaya mag-invade. Dito, dahil nakita ko nasa top yung core nila, kinuko yung butiki ng kalaban para mabawasan yung resources niya. Tapos, ayun, tamang abang ka na lang para mapwestuhan nyo na ng maaga yung turtle. Kahit hindi pa siya nag-i-spawn kagad, at least nakukuha nyo na yung spot, nakikita nyo na kagad kung nasan yung kalaban. Kung ganto sana yung ginawa ng mga kakampi ko nung umpisa, hindi nila nabigyan ng triple kill yung Farsa. Tapos tamang setup lang, tamang pwesto lang para pag nag-asim yung kalaban, pwede nyo siyang bigyan, saka nyo kunin yung turtle. Ayun lang muna sa ngayon, kung gusto nyo pang panoodin, eto na yung buong laban. O kaya kung gusto nyo, subukan nyo na to sa rank game. Huwag nyo lang kalimutan mag-like, comment at saka subscribe. Salamat!